Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, meron tayong i-review yung product. Meron kasi akong binili ngayon na Misha na cushion foundation. Nakita ko ito bago kasi siya sa paningin ko. Kasi yung dati kong ginagamit, yung white siya, yung matte. Ito o. Nakita ko sa inyo guys, ha? Ito. Ito yung ginagamit ko dati. Ayan, ayan yung mag-focus. Ayan. Misha. Grabe ang pangit ng kuko ko. Okay, sorry. Hindi ako nag-ayos ng kuko ngayon. Ayan yung gamit ko dati. At gusto ko siya. At gusto ko naman siya. Nagustuhan ko siya. Actually, nakailang ulit na ako niyan. Nakailang bili na ako ng Misha. So, ngayon naman, itatry natin tong Misha Cushion Pro Cover. Pro cover. Ganun din siya. Mas mahal lang siya ng onti. Kasi, ano siya, oh, 1,500 yen siya. Yung Misha na normal is 1,000 yen lang. So, yun yung difference nila. Mas mahal siya ng onti. Onti lang naman. Ang shade ko is number 23. Tapos, parehas lang. Meron din silang SPF 50 plus PA plus plus plus. Parehas lang sila doon. Pero mas maano raw yung cover nito. Mas higher yung coverage niya. Daw. Kaya try natin. Pero ang Misha gusto ko naman. Kaya sana magustuhan natin kasi ito yung ginagamit ko dating everyday foundation ko. So, let's see! Ito yung mga nakasold sa likod. Sorry guys. Yan. Japanese kasi guys. So, ayan. Pakita ko na sa inyo. Magyun nga yung nakasulat dito. Mataas yung coverage power niya. Pero hindi siya ganun ka heavy sa mukha. Tingnan natin. So, itatry ko siya ngayon. I-review ko siya ngayon isang buong araw. Kung talagang maganda siya guys. So, pagpasensyahan nyo ng aking face. Kaya ganyan ang aking face at ang aking buhok. Dahil wala pa akong ayos, guys. Talagang ito yun as is. Pagkagising ko, naghilamos lang ako. And ito ngayon, maglalagay ako ng moisturizer ko. Okay? Mag-moisturizer tayo. Yung gamit ko yung Medi Plus na All-in-One Gel. Yan ang gamit ko, guys. Bago ako mag-makeup, maglalagay lang tayo ng konti, mga half pump lang. Kasi pag umaga, hindi ako masyadong naglalagay ng madami. So, lagyan natin siya sa mukha natin. Sorry guys, kung medyo tumitingin ako sa viewfinder o kaya sa baba kasi meron akong screen. Yun muna ginagamit ko ngayon as a mirror. So, wag nyo kakalimutan guys mag-moisturize ha. Pinaka-importante yan sa ating balat. Hayaan nyo munang ma-absorb ng skin ninyo yung moisture bago kayo maglagay ng foundation kasi mas maganda yung na-absorb nyo na bago pa kayo maglagay ng product ulit. Alam nyo ba guys, ngayon lang ulit ako bumili ng makeup kasi dati sa bahay lang naman ako. Nabanggit ko na ba sa inyo guys na preggy ako? Nagawa ako ng mga update din sa aking chan. Sa aking baby, gagawa akong update. Pero hindi ko pa pala nasasabi sa inyo guys na buntis ako, diba? So yun, buntis nga ako guys. Kaya sa bahay lang ako, hindi ako nagbi-makeup masyado. So hindi ako bumibili ng mga makeup. Ngayon lang ako bumili. I'm so excited. Bubuksan na natin siya. Yun siya. Ayan guys. Ang ganda niya kasi black siya. Mahilig ako sa black. Ayan, bago pa siya guys. Ayan, kita niyo. Bubuksan natin siya. Ito, alisin niyo lang to. Saan na ba? Tapos ito yung kasama niyang puff. So, alisin lang natin itong hirap ah. Dito ko na nga. Alisin na yan. So, alisin lang natin. Ayan, guys. Parehas lang. Katulad nung dati din. Pala, no? Yung itsura niya. Ayan. So, sige. Try na natin, guys.
try na natin. Andito yung salamin ko, guys. So, dito ako titingin. Sana makita nyo. So, kukuhaan tayo ng onte. Wow! Ang dami ko nakuha! Ang dami ko nakuha! Igan. Okay, try na natin dito. Sana makita nyo, guys, no? Ayan. So, ipapat nyo lang siya. Wow! Ang grabe nga yung coverage niya. O, okay, nakita nyo? Grabe yung coverage niya, guys. Isang ganun lang yun, ha? Parang feeling ko makakover niya na yung buong face, ditong left side face ko. So, ipat niyo lang siya very gently. Dahan-dahan lang. Grabe coverage nito, guys. Grabe. Ganda. Kasi ginamit ko na rin yung dating Misha, diba? Hindi ganito kakapal yung coverage niya. Pero hindi siya, yung feeling niya sa skin, guys, hindi ganun siya mabigat. Hindi siya mabigat sa skin. Pero, grabe yung coverage nito. Oh! Tinan nyo naman pinagkaiba. Grabe, tinan nyo yung pinagkaiba. Oh my God. Tinan nyo, parang wala na. Wala na yung mga imperfections ko dito. Unting dead pa. Very light lang dapat siya doon kasi magkakaroon ng streaks, magkakaroon ng mark. Pag masyado yung nilagay ng pressure. So, mas maganda yung gentle lang para talagang maganda yung pagka-blend. So, yan guys. Ito na yung half ng face ko na merong ito, sa left side ito. Sa right side nyo yata. Ito na yung merong pro cover na Misha. What do you think, guys? Grabe, ano, ang flawless niya. Ang flawless siya, tingnan lalo na sa camera. Titingnan ko kasi ngayon. Ang ganda. Talagang grabe yung coverage niya. Tingnan nyo, guys, ha. Dito, meron pa akong mali. Yan, dito mo, may eye bags pa ako. Natakpan din niya yun. Hindi talaga totally, pero tingnan mo. Parang hindi ko na kailangan ng concealer para sa pang-araw-araw na lalabas ka lang naman dyan, ganyan. Hindi naman ikaw aura masyado. Actually, talagang halos natakpan niya na nga, guys, eh. Dito natin malalaman yan dahil meron ako ditong freckles. Tingnan natin kung matatakpan niya yan ng maganda. Okay. Pero, guys, so far, so good. Maganda ang kanyang coverage. At, hindi naman siya ganun ka-sticky. Sige, tatapusin na natin ngayon yung face natin. Grabe. Isang ganun ko lang yun ng hindi pa... Isang, ano man tawag yun? Isang ganyan ko lang siya. Isang tap ko lang siyang ganyan na hindi ko pa diniin, guys. Na-cover niya na yung half of my face. Grabe siya. Hindi na ako nag-dip, guys. So, buong face ko, dalawang tap na sobrang light lang. Na-cover niya lahat. Actually, sobra pa. Parang feeling ko pag ako ang gagamit nito, pang-araw-araw lang. Isang tap lang pang buong mukha ko na yun. Ngayon kasi, pinapakita ko sa inyo, guys, kung gano'n yung coverage niya. So, one tap. One tap sa left, one tap sa right. So, para makita niyo mabuti sa camera, guys. Ha? Kasi alam niyo naman, pag sa camera, mas hindi kita. Ayan, guys. Okay na siya. Ano sa tingin nyo, guys? Ayan. Grabe, pag titingnan ko siya dito sa monitor ko, sobrang flawless. I-zoom in ko kayo, guys, para mas makita nyo. Ayan. Ayan siya, guys. Sobrang flawless niya. Grabe. As in, yung ano ko, yung freckles ko natakpan niya, diba? Medyo kita pa rin, pero guys, pwede nyo pa kasi siyang i-double layer kung gusto nyo. Ako kasi hindi ko na siya i-double layer. Kasi, masyado siyang makapal para sa taste ko. Ayan, guys. Ganda niya sa camera pati. Nakaka-fresh siya. Hindi siya, ano ba siya? Matte siya. Matte din yung coverage niya and matte
pero hindi naman super duper flat na matte. Parang satin, parang ganun. Parang meron pa rin onting glow. Hindi naman siya yung matte na matte na matte na matte na matte. Ayan guys. What do you think? Ako, sa tingin ko maganda siya. Bigyan pa natin siya ng time mag-set para makita natin kung talagang mawawala yung pagka-foundation day niya. Pero, ano, papansin ko lang, ha? Sa mata ko, ayun, oh. Yung sa mga lines ng eyes ko, nagsisettle in siya. Siguro, lagyan ko lang yung eyes ko ng onting powder. So, ngayon, lalagyan ko lang, isiset ko lang, guys, yung under eyes ko ng powder. Yung iba, hindi na. Hindi to lang sa may T-zone lang ako maglalagay ng powder. At gawin ko tong si Zane. Sobrang murang powder lang. Si Zane. Tama ba? O ano? Ay, ewan. Ayan na. Si Zane. Mura lang to, guys, dito sa Japan. Grabe. Sobrang mura. So, isiset ko lang siya. Konti lang. Press powder lang to, guys. As in, light lang to. Light na powder lang siya. As clear face powder siya. Clear face powder. At meron din siyang SPF na 28. So guys, ayan na. Naset ko na siya. One look ulit para sa inyo. Zoom in natin. So, tatapusin ko lang yung buong makeup ko and I'll be back, guys, ha? Hi, guys! I'm back! So, ito na. Nakapag-makeup na tayo. Nakapag-makeup na. Medyo nag-set na siya, guys. Ayan. Medyo nag-set na siya sa akin. Pantay na rin naman siya sa leg ko and all. What do you think, guys? Sorry, guys, kung tingin ako natingin sa viewfinder, ah. Pero kasi, hindi ko chine-check kung okay ba yung nakikita nyo? Ayan guys. So, ito na yung foundation. What do you guys think? So far, so good. Okay naman siya. Tinunod natin sa salamin. Medyo pinawisan na nga ako yun kasi guys, nag-straight ako ng buko onti. Parang maayos naman siya sa camera. Para sa inyo. Kaya medyo napawisan ako kasi medyo mainit pa rin dito sa Japan. Ewan ko ba't ang init ngayon? Kahapon malamig na eh. Nagkilay lang ako. And then, onting eyeshadow. Ang gamit ko yung naked palette. Tapos, eyeliner. And then, eyelashes. Tapos, yung gamit kong sa cheeks ko is yung Ever Vilena lip and cheek. Pati sa bibig ko, parehas. Ito lang din yun. And then, ang gamit ko sa aking pampapayat na contour is yung si Zane. Japanese brand din to, guys. Maura lang yan. At, yun lang. Yun lang yan sa face ko. Hindi ko sinet yung iba, kundi yung under eye, yung T-zone, at saka under eye lang ng powder. Yun lang yung sinet ko nito. Hindi ko na sinet yung iba. So, tignan natin kung tatagal to, guys. Kasi ngayon, lalabas lang ako ng sandali. Ang oras ngayon is 1:06. Yan. 1:06 ngayon, guys. Aking cellphone na magandang basag. 1:06 ngayon, guys. So, tingnan natin mamaya kung ma-update ko kayo. Siguro, lalabas lang ako ngayon. Pagbalik ko sa bahay, update ko kayo. Tapos, mamaya ulit na gabi. Okay? Babalikan ko kayo, guys, mamaya-maya. Pagtapos na akong maggala-gala. So, guys, laters! Hi, guys! So, ngayon lang ako nakapag-update. Sorry, guys, kung parang vlog style na yung mangyari. Ah, kasi, wala na ako dun sa kanina kong kukuha, natutulog na yung mga anak ko. So, dito na lang ako nag-film kasi dito medyo maliwanag. Guys, ang dami ko na ginawa ngayon. Ang oras ngayon is 10:26 na, guys. 10:27 ng gabi, guys. So, parang 9 hours. Parang 9 hours na yung nakalipas mula nung
nilagay ko tong foundation na to. Ang thoughts ko, guys, ngayon medyo nahulas na siya kasi ang dami ko nang ginawa. Pinaligo ko na yung mga bata, pinakain, nagluto, tapos pinatulog ko na rin sila. Hindi ko to niretouch. Ayan, guys, so nakikita nyo, medyo oily na nga siya, nag-oil up na siya. Kasi combination yung skin ko, na nag-oil ako dito sa T-zone and dry ako dito sa bandang cheeks. Tapos, napansin ko nga, pag high coverage talaga ang foundation mo, nag-ano talaga siya sa lines ko. Siguro hindi ko lang na-moisturize masyado yung mukha ko, pero pinaglagay ako ng moisturizer, pinakita ko naman sa inyo, guys. Pero, ayun lang yung naging problema ko nung umpisa. Pero ngayon, okay na siya. Pero halos natanggal na rin. Pero, kita nyo, hindi na, ano pa rin, natatakpan pa rin yung, pag dito, freckles ko. Medyo, hindi pa rin naman siya as in natanggal. Yan pa rin yung makeup ko, guys. Okay pa naman. Feeling ko, after 9 hours, pwede na siya, guys. Pwede na siya para sa presyo niya. Sobrang mura lang niya. 1,500 yen. Thumbs up sa akin to, guys, yung Misha. Gusto ko siya, guys. Okay siya, guys, kasi may SPF 50 siya. So, maganda siya pang everyday use. Pero masyado siyang heavy. Kung gusto mo lang talaga yung skin tone mo lang yung ipapantay mo, okay na yung dating Misha. Pero kung medyo gusto mo coverage, re-recommend ko sa inyo yung Pro. Para sa akin, thumbs up ang Misha. So, guys, dito ko na tinatapos ang aking review. Thank you ulit sa panonood. And see you on my next video. Bye-bye!